Hello mga manong, magandang araw. Ngayon ay gagawa tayo ng video dahil may nag-comment sa isa nating video na maggawa tayo o mag-create tayo ng video tungkol sa route planning. So, papakita ko sa inyo ngayon paano gumawa ng ruta or yung route planning. So, simulan na natin. Punta tayo sa menu at click natin yung una muna pala ay settings muna natin ang root settings muna tayo. So ulitin ko, punta tayo sa menu, settings, tapos click yung ruta, root. I-edit mo muna dito yung properties ng root mo, yung cross track distance, port side and starboard. So dito nakasetting siya ng 0.5 nautical miles at ang radius niya is 0.5, ang arrival radius is 0.5, speed is 13.5, at ang sail niya is ramp line. So turning radius 0.5, time zone, tapos tong example, yung maximum latitude mamaya ay ipapaliwanag ko to pagka naggawa tayo ng great circle route. Doon ko i-explain yan. So ngayon nakasetting muna siya sa maximum sa 80 degrees latitude. So sumunod na natin, next natin ay menu, route planning. So dito sa route planning makikita nyo merong new, open. So magagawa tayo ng bago. So click new. So the example, nandito tayo sa angkorahe sa Gibraltar. Click mo yung starting point sa hanggang sa next waypoint. Ang pag-drop lang ng waypoint ay left click, tapos i-drag mo lang sa cursor sa mouse. Yan, ganyan lang ang paggawa ng ruta hanggang makapunta ka sa destination port mo. Dito tayo sa Gibraltar Strait. So, pwede mong i-zoom out para ma-overview mo yung mapa. Yan. So left click lang para ma-end mo yung waypoint. Tapos example, dito lang tayo pupunta. Example lang to mga mate, ha, ruta na to. Example, dito na yung end ng ruta natin. Ito na. Right click mo lang pag tapos na. So yan na yung ruta. Pwede mo siyang check-in dito sa route planning. Pwede ka mag-insert or pwede ka mag-delete ng waypoint. Pwede mo rin siyang edit dito yung cross track distance. Sample, gagawin mo siyang 0.3 port and starboard. Okay, pwede mo rin i-edit ang arrival radius 0.3 at ang turning radius 0.3. May edit mo rin yan at ang speed. Sample, depart sa first sa leg nyo is ang speed mo ay 3 knots. So yan, pwede mo rin baguhin ang time zone depende sa longitude mo. Manual mo na yan babaguhin. So makikita mo dito ang total dito sa isang cell niya, dito sa isang column, and dito ang distance ng waypoint from waypoint number 0 to waypoint number 1. So makikita mo ang total niyan sa dulo. Total distance. So itong GRC dyan 9201 ay pwede ka mag-create ng ruta ng apat na naka-open sa route planning. So papakita ko sa inyo, pwede ka mag-open ng iba pang route file. Open. Sample, dito ang isa, Swiss Canal Transit. Open. Hanggang apat siya na editor. Pwede ka ulit mag-open.
pwede ka magawa ng new. Yan. So dito ang advantage niya, pwede ka magawa ng apat. So ang i-click mo lang yung ni-edit mo, yung ni-edit mo na ruta para maka-activate siya. Oh, hindi naman siya maka-activate, I mean siya yung ni-edit mo. So meron dito mga menu sa taas. Dito ang view screen to, pwede mo siyang paguhin, ma-divide sa dalawa. Yan. Pwede mo siyang divide sa dalawa ang screen. Pwede rin ganitong style. Para sa pag-edit din yan. Mapagamit nyo rin yan. Or, pwede yung ganitong view. Dito yung view number 2. Example, nag-i-edit ka. Itong view number 2 mo is nasa monitoring. Pwede mong habang nagmo-monitor ka ng biyahe nyo, pwede mong gawin yan. Pwede mong magamit yung view number 2. Ganito rin dito sa isa. Yung isa mo na monitoring, dito ka sa isa, nasa voyage planning ka. Ayan ang purpose nyan. Tapos meron tayo dito, so single view lang muna natin. Meron tayo dito na ito. Para ma-view mo kung ilang waypoint ang gusto mo ma-view, click mo lang ang itong isang icon na to. Makikita mo na dyan, lalabas ang mga waypoint. So, ayan. So, dito tayo sa ruta na number, sa ruta ng isang ruta na ginawa natin. Maggawa lang tayo ng isang example. Sa new route. So, gawa tayo ng bago. Pwede ka rin mag-input manually ng position. So, example input natin is 35, 49, south, north, tapos 006, 37, west. So, pag nag-add ka ng waypoint, click mo lang tong next na column. Type mo ulit dito 3552 north 006 35 west. So sana napunta. So, makikita natin yan. Zoom out natin. So, nasa east pala yung position. Palitan natin yung position. Ang longitude. Kaya pala hindi makita. Yan. Pindit mo yung naming ng longitude. So, makikita nyo dito. Dalawang waypoint pa lang ang isang ruta na nagawa natin. Makikita mo dito mayroong icon na dalawang waypoint lang ang mabiview. So pag pinindot mo dyan, mag-zoom in na siya automatic dyan sa waypoint na yon. Dito, click mo din. Ganun din. So example, click mo yung number 0, yung 0. Click mo siya, ayun. Doon siya pupunta sa 0. Para lang ma-view mo siya na directly doon sa waypoint na yon. Example, dito tayo sa route na una natin ginawa. Sa number 8. Click mo lang yung number 8. Tapos click mo yung itong icon na to. Pupunta na siya doon sa waypoint na yon. So, ayun. Ganun ang paggawa ng ruta. Kung magsisave ka naman, pwedeng save automatic, save direct or save as. So, ganun lang ang paggawa ng ruta sa Coastal. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano maggawa ng Great Circle Route. So, ngayon ipapakita ko naman ang paggawa ng Great Circle Route. At simulan natin. Sabi ko nga kanina, punta muna tayo sa Settings. Menu, Settings.
Example, meron tayong composite ceiling lang ang gagamitin natin. Ang composite ceiling ay meron siyang yung pinatawag na composite ceiling ay yung meron kang maximum latitude na pwedeng hanggang doon lang ang ruta. Na maximum latitude lang ang ruta mo, ang leg. Settings. So, root. So, ito, edit lang. 45. Example, ang maximum latitude natin is 45. Ang maximum niya is 30. At ang minimum ay, ang maximum ay 85. Ang minimum ay 30. So, enter lang. So, example, dito tayo galing sa Portugal. Punta tayo sa menu. Route planning. And click mo yung new. Ayan. So, example lang to. Dito tayo galing. So, magagawa ka ng waypoint mo dyan. Diretso muna siya dun sa example, pupunta tayo ng ito sa Amerika. So, dito. Example lang yan. Example lang, ganyan lang tayo muna. So, kung na-plot mo na yan, yung ruta mo hanggang sa next port, para maging great circle yan, i-edit mo lang ang sa waypoint number 2. Palitan mo ang ramp line ng great circle. So, makikita nyo, yan, naging great circle na siya. So, paano mo malalaman yung longitude intercept, yung division ng kailangan mo maglagay ng bawat waypoint? Pwede mo lagyan dyan yung kung ilan degrees ang longitude of intercept mo. So, paano ba pagkukompute yung longitude of intercept? Ang longitude, ang tamang pagkompute ng longitude of intercept, hindi lang basta-basta i-shoot. Hindi lang basta-basta pipili mo kung gusto mo lagyan 5 degrees, kung gusto mo lagyan 10 degrees, hindi ganun. So, ang tamang procedure niyan, depende sa speed ng barko nyo. Example lang, speed ng barko nyo ay maximum niya is, ang sailing speed nyo ay 13.5. Multiply mo yun sa 24 hours. So, ang pag nakuha mo ng sagot sa 24 hours, i-divide mo siya sa 60 para makuha mo kung ilan degrees ang magiging longitude of intercept mo. Ganun ang paggawa. Hindi lang basta-basta i-chuchos mo lang kung anong gusto mo ilagay na longitude of intercept. So, ano ba siya nun? Ang speed ng barko. So, meron akong program na ginagamit. Ito kasing FDIS 9201 ay walang function na divide mo yung walang function na longitude of intercept. Hindi kagaya ng Maris o ng ibang ECDIS. Meron siyang function. Pag nagawa ka ng great circle, pwede mo siyang i-edit o maglagay ka ng longitude of intercept. So, meron program ako ginagamit, yung modern navigation ni Captain Saga. Matagal ko naman na nagamit yun at subok na rin yun. Marami na rin navigator ang gumagamit. So, input mo lang dun yung waypoint mo ng start mo ng great circle hanggang sa end ng great circle. Input mo lang. Makikita mo na dun yung latitude vertex mo, longitude vertex, at ang pwede mo nang ilagay dun yung longitude intercept. So, ipapakita ko sa inyo yun pagkatapos ng video na to. Bago matapos ng video na to. So, ganun lang ang paggawa ng great circle. Example lang yan. Siyempre, pag maggawa ka ng ruta, kailangan i-final mo pa. Double check. Dagdag ko pala, hindi ko na-explain kanina. Ang pagkatapos ng ruta mo, pwede mo siyang i-route check. Yan. So, isa-isahin mo siya. Click mo lang at pwede mo pindutin yung jump. Ngayon, ito ay depende na sa user kung approve naman sa kanya, kasi minsan meron lang matatamaan na shallow safety contour, pero pwede naman siyang daanan, safety naman siya. At saka yung mga
other na na gaya nito, merong area na sensitive area, sea area. Kung okay naman siya na daanan, basta mag-navigate with caution lang, pwede mo na siya i-disregard. Ang pinaka-importante lang dito, yung mga vertical limit, yung shallow contour, yan. Kailangan yan, ma-review mo din dito. Ngayon kung okay naman na lahat, pwede mo i-uncheck check lahat, tapos disregard. So, pasado na yung ruta mo. At, pwede na siya. Pero ang mas pinaka-prepared ko, advice ko lang, kung mag-check yun na ruta, i-zoom in nyo lang sa large scale lang. I-check nyo isa-isa hanggang makarating kayo doon sa destination nyo. Mas safe mo siya magagamit kung kasi meron pag naka-zoom out or naka-small scale, meron ka mga chart object na hindi makikita compare sa large scale. So, ganun lang. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na program. Paano malalaman o makakuha mo yung position ng longitude of intercept. So, ito mga mate ang Modern Voyager 2K ni Captain Saga. So, dito, ito ang ginagamit ko na program. Great Circle Sailing Auto Tracking. So, input mo lang dito yung waypoint mo, first waypoint, at yung final waypoint ng Great Circle. So, dito, sinasabi ko kanina na longitude of intercept na 5 degrees. Yan. So, automatic na siya mag-create ng waypoint. Yan. Meron na siyang 5 degrees. So, ayan mga mate. Makikita mo rin dyan ang latitude vertex, longitude vertex, at ang distance ng great circle. At ang blind distance, difference ng distance niya, at ang initial course. So, ganun nga. Ganun lang ang paggawa ng ruta sa ECDIS 9201. Maraming salamat sa mga nanood. At maraming salamat sa nag-comment nito na nag-view ng isa kong video. At sana makatulong to sa inyo. Maraming salamat at salamat sa panonood. Thank you. Bye-bye.